Magandang araw sa iyo, kaibigan, at salamat sa panonood ng video ng Vocals DIY. So, nasa tabi ko itong engine ng GY6. Ito yung binalb clearance ko siya. May vlog ako noon. Pero hindi pa rin siya tumino. Kaya tinanggal ko na siya sa motor dahil didiskubrihin natin kung ano talaga ang kanyang dahilan kung bakit siya palyado. Ang sistema nito, mag-i-start siya into the high RPM, tapos babagsak, akyat ulit, tapos namamatay. Dahil lang karburador na nakasalpak dati dito ay 19mm, pero pang racing na piston type. Wala na akong naasahan doon dahil sa yung nung lininis ko siya ay may nangloko siguro sa dating may-ari nito. Parang barnis ang nasa loob. So sinalpakan ko siya ng pambarako. Umandar siya, yun nga, palyado. So ang ginawa ko, bumili ako ng 24mm na carburetor, which is yung nababagay talaga sa kanya. So hindi mo pwedeng paghinalaan ang carburetor na siya yung may dahilan ng pagpalya dahil nga sa bago siya. So oriented din naman ako rito dahil yung mga vacuum niya, yung mga usual na ginagawa rito, sinasara ito, ganyan. So sa madaling salita, yun nga, palyado siya. So ito, didiskubrihin natin kung anong problema. At mag-uumpisa tayo rito sa block, sa cylinder head. So dito na tayo sa block, tanggalin natin tong cover gamit ang 8mm. At pwede na nating tanggalin itong rocker arm. Ito yung exhaust, ito yung intake. Pag binalagtad ko, yan. Pag isa side view, so in good shape pa siya, no? Kung mapapansin nyo yung yan, nag-focus din.
in good shape pa siya. Dito naman tayo sa exhaust. Ayan. So, in good shape pa siya, no? Yung rocker arm natin. Ayan. Dito kayo tumingin. Tingnan nyo to, yung loop niya, yung ganun. So, wala pa siyang go up. Yung off shape. Ibig sabihin, pa-oval pa rin yung ano niya. Hindi pa siya yung flat. Kasi kung flat na to, medyo may problema na. So, ayan. Ito yung exhaust. So, in good shape pa siya, no? Pagka hinipo, pulido pa rin. Ayan. So, good itong ating rocker arm assembly. Dito naman tayo sa cam lobe. Dito ang may problema. Itong bearing na to ay in good health pa to. Ayan. Kung mapapansin nyo, nagsishake siya ng bahagya lang. Pero itong malapit sa gear ng timing chain, yung gear ng timing chain, pansinin. Yan. Alog ng side to side, ang laki. Alog ng up and down. Yan. Ang laki. Yan. So dito pa lang, ito na yung nakita nating salarin. Kung papansin niyo yung kain ng cam lobe dito sa intake. Intake pa naman ito. Kapag ito yung plastada niya, nandito yung cam chain. So isasalpa ko ulit. Ganyan ang position niya. So nakataob ganyan doon. Ganyan ang plastada niya dito. Nandito yung cam chain. Itong X, ito yung exhaust. Yan. So ibig sabihin, ito yung rocker arm ng exhaust. At ito naman yung rocker arm ng intake. Ito yung bearing na may problema. Yan. Laki na ng awang. Ito yung bearing na good pa. Ito yung cam lobe ng intake. At ito naman yung sa exhaust. Pansinin yung tama ng rocker arm. Wiggle siya, no? Wiggle, yan. Hindi kagaya nito na consistent yung tama ng rocker arm. Pero dito, wiggle siya. Makikita mo siya kasi yun yung puti, yan yung tinatamaan ng rocker arm. Yan. Yung sa exhaust,
Almost perfect siya, no? Ayan. So, dito siyang side tumatama. Ah, dito na yung tama niya sa kabilang side. Ayan. Pagdating dito, almost perfect ang sayad. Ayan. Tapos, ganyan na naman. Pag sa intake naman, yan. Wiggle siya rito, wiggle. Ayan. Ayan o. Pag tama niya rito, gumanon siya. Saka siya sumayad ng buo. Dahil ang dahilan po ay ito, itong bearing na to. Hindi pa tayo magtatapos dyan. At yaman din lang na nabuksan na natin itong inspeksyonin na rin natin yung buong head. Gagawin natin dito ay i-check yung connecting rod kung may play ba yung pagganon. Yan. Oh, TDC na siya. Hawakan niyo yung connecting rod at alog-alogin ang pagganon. Paloob at palabas. Yan. Kung may play na yan, ibig sabihin, palitin na yung ating connecting rod bearing. Good thing, wala pa. So, yan yung purpose ko kung bakit tinanggal ko siya sa motor para ma-check ko rin yung connecting rod. Kung mapapansin nyo, isum natin. Yan. Kapag ka inalog ko ng side to side, yan. May play na siya, di ba? Well, kung maselan ka, magpapalit ka ng connecting rod. Hindi naman kasi nakakabili ng connecting rod bearing lang dito. So the whole connecting rod, tapos pa-press fit mo siya. So yung play niya na ganun, para sa akin, pwede pa. Pwede pa yan. Ang checking ko ay yung di naka-top dead center na siya, di ba? Yung ganun. Yung uga na pataas baba. Yan. 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 Ito, wala pa siyang play na taas baba. So
lucky for me, ano. Di pa tayo, hindi pa ako magpapalit ng connecting rod. Yan. Ulitin ko yung side to side na ganun. Normal lang yan. Talagang may clearance yan kapag kabago. Pero hindi naman siya ganito kalaki talaga. Pero okay lang yan. Ang importante ay yung ganun. So overall, top overhaul lang tayo. Hanggang dito na lang po muna tayo at asahan na lahat ng impormasyon ay malalaman. So marami kayong matututunan po rito. Pagka nagustuhan ng video, please subscribe, like and share. Then pakipollow ako sa aking Facebook page, Man with Jankob Trade. Salamat. God bless sa atin lahat. See you on the next episode.